Yan po ang aking mga baso na gagawin. Pwedeng pen holder at pwede rin pong candle holder. Ayan po, umpisahan na po natin. Ayan ang sukat. Tatlong buhangin. 1, 2, 3. At isang semento. Yan po ang sukat niya. Tatlong buhangin at isang semento. Ayan po, binuhos ko na. Madali lang po siyang gawin. Super easy lang po. Lagi niyo pong tatandaan na ang sukat 3:1 para mas madaling tandaan. Tatlong part ng buhangin at isang part ng semento. Ayan po. Taktak natin para talagang walang semento na matitira doon sa baso. Ayan, mix na natin. Nawala kasi yung video ko nito eh. Lagi po natin magandaan na kahit na babae, marunong na tayo maghalo ng semento at marunong humawak ng semento. Yun lang na nga po, dahil sa matapangang semento, talagang yung kamay natin magbubutas-butas, kaya kailangan natin lagi ng ano, ng gloves. Kasi nasilip ako. Huwag natin pong kakalimutan ng gloves lagi. Ayan, mix po natin maigi. I-mix natin maigi para yung ano, equal part ng semento at ng buhangin. Lagyan po natin ng ano, sa gitna, butas. Para hindi natin ilalagay yung tubig. Kasi pag hindi mo nila dyan ng tubig sa, ay, pag hindi mo nilagyan ng butas sa gitna, yung tubig bababa lang sa gilid. So, yun ang purpose kung bakit nilalagyan ng butas dun sa pinakagitna ng buhang at semento na mix natin. Ayan. Paunti-unti lang. Ayan. Lagi po natin tatandaan na ang buhangin at semento ay i-mix natin maigi. Para equal part ang mixing niya. Ayan po. Nakahalo na natin maigi ang ating semento at buhangin. Makikita mo na ginaganyan ko siya para makikita natin kung tamang-tama yung semento sa buhangin. Kasi once na ang semento ang nangibabaw dun sa buhangin, ibig sabihin okay ang pagkakahalonan. Ayan po. So, nagdalawang gloves na ako para yung isa ay hindi masyado manuhan ng semento. Ayan. Ayan po ang molder na gagamitin natin. Ayan po. Maganda po ang design yan. Ayan. So, ilalagay natin yan sa loob. Yung semento na hinalo natin. Dahil sa maliit lang kamay ko, maliit na kutsara lang gagamitin ko. Ayan po. Unti-unti natin ilalagay dun sa loob. Itataktak natin at isisiksik maigi dun sa loob. Kasi pag hindi mo sinisik ng ganyan yan, ibig sabihin magbubutas-butas siya dahil hindi equal yung pagkakasiksik niya sa loob. So, kailangan nating itaktak. Na rin natin sa gilid para talagang masisigurado natin na ang semento at buhangin ay papasok siya sa pinakaloob.
kung kulang pa, dagdagan natin ng dagdagan para mas mag sisiksik siya. Ayan. Taktakin ulit na ayon sa gilid. Ayan. Para mas pumasok sa loob. Ayan, medyo bawas-bawas. Dagdag bawas, yun lang. Dagdag bawas. Ayan, papantayin natin. Taktakin natin sa gilid-gilid para pumasok talaga yung semento sa kabuhangin. Ayan po. Siguro naman, siksik na siya. Ayan, kita niyo po, pantay na siya. Ayan. Set aside po natin. Tapos, ayan. Dalawa na po sila. Kung ano pong ginawa ko dun sa una, ganun din po ang ginawa ko sa pangalawa. Ilagyan ko lang siya po unti-unti at tinataktak ko siya. Ayan po, pagkatapos kong binilad yun ng isang buong araw, pwede na po natin tanggalin. Kailangan kasi isang buong araw siya at naiinitan. Yun po. Kasi mahirap siyang tanggalin pag hindi siya tuyong-tuyo. At saka pag hindi siya tuyong-tuyo, may possibility siya na mababasag lang. Kasi hindi pa nag-firm yung mga buhangin at semento sa pagkakahulma niya. Ayan. Maganda na po siyang tanggalin. Madali na siyang alisin. Hindi na po ako nag-gloves kasi mas kontrolado ko ang pagkakatanggal ng molder doon sa inghulma ko. Kasi baka mabitawan ko lang pag ano, gumamit pa ako ng gloves. Ayan, medyo paunti-unti lang hanggang magkaroon siya ng hangin sa loob. Kasi pag sa binigla mo yan, eh masisira yung forma niya. Ayan, yan na po yung kinalabasan ng ating molder na pot. Ayan, ready na siya. Ready na para pangpaso. Pwede pag binutasan siya. At pwede na rin siyang pang candle holder. Pwede rin siyang vase para paglagyan ng mga bulaklak. Pwede siyang pang souvenir. At pwede rin po siyang pang regalo. Bali, madali lang talaga siyang tanggalin once na tuyong-tuyo yung ating paso. Kita niyo po. Ibabalik na naman natin sa dating pagkakaayos yung ating pot molder. Para po mamaya, lalagyan. Pwede na naman siyang ulitin na gamitin. Diba? Very useful siya. Talagang paulit-ulit mo na siya magagamit. Ayan. Ganda ng pagkakahulma po, di ba? Kasi tuyong-tuyo siya. So, kinulayan ko na po siya ng kulay puti. At binutasan ko na rin po siya. Ang pinambutas ko po ay grinder po.
para pwede mo siyang pwede siyang flower vase, pwede siyang candle holder, at pwede siyang pen holder. Ayan, kinulayan ko po na po siya. Kung mapapansin nyo, kinulayan ko muna ng puti yung kanina dahil para lalabas yung kulay na gusto ko doon sa paso na kung ano ang forma ng kulay niya. Kung ano yung mas magandang kulay na ikukulay niya. Kasi hindi po lalabas ang kulay. Halimbawa yung green na yan, hindi po lalabas ang kulay niyan kung hindi mo siya kukulay ng paso muna ng kulay puti. Thank you for watching. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel for more updates. Thank you.